Umalis lang ako ngayon. Kukuha lang ako ng rasyon. Rasyon yun. Ng ayuda sa aming church. Tapos, i-distribute ko na rin sa mga sambahayan. Wait lang. Tapos, mamaya rin pala kasi meron pala akong order na ano. May pa-order ako ng mga honey. So, kukunin ko din siya mamaya. Pero, kunin ko muna itong ano pinapakuha sa akin na ayuda. Kaya, tapos i-distribute ko rin ito mamaya. Tapos, saka ako nakukunin yung order na mga honey sa akin. Ayan, alis muna ako. Napakatirik ang araw, guys. Sige, goodbye. Saan yung payong ko? Siguro mga 5 kilong bigas to. Tapos, sardinas. 3. Ayan. 3 sardinas. Ang ating ayuda ngayong linggo. Ayan. Huwag ka na. Noong nakaraan ano eh, mga pork at saka mga longganisa. Kasi ito naman ngayon, bigas at saka sardinas. Tapos may hahatid ako dun sa mga ibang sambahayan. Naghahatid ako nung ayun, naka-ready na. Kasi ang bigat talaga guys, ako lang kumuha. Ayun yung iba, si Karomi nang bahala. Kasi ang bigat hindi ko kaya ang buhatin. So yung ihahatid ko lang ngayon is yung dito lang na malapit sa amin. Na sambahayan, yan, ihahatid ko ngayon. Tapos, didiretso na rin ako sa kukuhaan ko ng honey. Hindi ko na siya, akala ko diretso kaya kung pagsabayin, hindi pala, bigat pala. Kaya, ayan, pagkahatid ko na ito, didiretso na ako dun sa kinukuhaan ko ng honey. Kasi may order akong isang malaki at saka dalawang maliit na honey. Ayan, ang init-init sa labas. Sige, see you later muna, guys. Atid ko muna to. So siya naka-ready, nilagay ko sa ano sa bag para madali ko siya mabit-bitin. Gaganoon ko, bigat kasi. So guys, ang ating order. May order sa akin ng malaki tapos dalawang maliit. Ito yung honey natin, oh. Ayan. Open natin. Wait. Ayan, ito guys yung ating honey. Ayan, hatid ko ito mamaya-maya. Pahinga lang ako kasi ang init talaga. Parang ano siya? Ayan siya. Pahinga lang ako kasi mag-deliver naman tayo. Again? Oo. Didiretso sana ako doon. Kaya lang ang layo pa eh. Kaya, umuwi muna ako dito. Pahinga muna. Sobrang init kasi sa labas. Ayan. At saka ipipim ko muna yung order sa kanila ito para ma-deliver ko na sa kanila. Ayan. See you later. Bye. Just fine. Hello guys. Ayan. Deliver ko na tong honey natin. Nag-PM na ako doon sa may-ari. Ayan, punta na daw ako ngayon. Ayan, deliver tayo sa kalagitnaan ng tirik ng araw. Init. Hello, guys. Arating na rin. Naiko na siya. Kami yung pamis ko, tagaktak. Init. Pero mas masarap pa dito sa labas ang hangin. Ayan, naka-deliver na tayo ng honey. Kaya, pahinga naman. Minit, grabe. Trick ang araw ngayon. Hindi ko muna si Ate Rhea mo. Ayan. Sobrang init. Ang sarap ng hangin. Buksan mo lang yung pintuan para pumasok ang hangin. Okay, mga ano. Huwag na. Ayan, guys. Ayan guys, magluto tayo ng paksiyo. Ito ulam namin ngayong gabi. Ayan. Hindi ko alam kung anong isda ito eh. Sarap siyang pagpaksiyo. Ayan, salang muna natin. Magdagan natin ng suka. Kasi sa mata. Sa mata. Sa mata. Ayan. Hindi ko alam kung anong isda ito. Basta gusto ko siyang paksiyo. Ayan. Pasalan na natin. Bisugo? Ayun, bisugo. Ayan. Sinurge. Sarap yung paksiw eh. Ayan. Bisugo? Oh, siguro nga bisugo. Yan na nga yun. Bisugo. Ayan.
Sinalan ko na yung ating paksiyo. Si Sia lumabas, sumama siya kay Rhea. May pasama siya kay Sia kasi wala siyang kasama sa bahay nila. Magluluto daw siya. Ayan. Wala kaming ganap for today. Ano ba ginawa natin? Kanina nag-ano lang kami, online kami nung teacher ni Allison ulit about sa tinapik nila is yung doon sa tablet. Yung tablet na ipapahiram, hindi naman yun bigay. Kasi yung usap-usapan, di ba, ibibigay. Pero hindi pala yun bigay. Ano pala yun? Pahiram pala sa mga estudyante. Kasi para pagdating ng, kunyari, explanation kasi ni ma'am doon kung hindi pa matapos yung pandemic sa 2021. So, paano naman yung next na mga student, di ba? Kaya, kailangan ingatan, alagaan. Pero nagdadalawang isip ako kukuha ako ng tablet na yon kasi nga marami siyang rules. Maraming mga kailangan bago makakuha nun. Kaya pag-iisipan ko pa. Sana maka-avail kami ng isa pang gadget para kay Allison. Ayun. Kaya pag-iisipan muna namin kung i-claim namin yung tablet na pahiram na yon. Ayan, nagdaldal na ako. Ayan. Tapos kahapon pala, umalis kami ni Papa pero hindi na ako nag-video. Hindi ko kasi dinala doon cellphone ko. Bumunta kami sa Fairview doon kay Mama. Tapos tinignan din namin yung bahay na ginagawa. Yung bahay ng parents ko ginagawa kasi ng mga kapatid ko, si Rhea. Ayan. Tinignan din namin. Pero yun, nagtagal kami kala Mama. Ayan, pagdating kami kala Mama, yung konti chika-chika lang naman. Kasi sumakit yung ulo ko. Magpapahilot din sana ako doon kahapon. Kaya na hindi na lang natuloy. Tapos binigyan ako ni Mama ng pang-massage sa ulo. Kasi yun din yung ginagamit niya. Pero in fairness naman, ang ganda niya. Tumalab siya sa akin. Ito oh. Ayan. Mamassage-massage mo lang siya sa ulo mong ganyan. Ayan. Massage ko lang siya. Ayun, nawala yung sakit ng ulo ko, guys. Ang galing nga niya ito. Nagka-ano-ano na nga to. Ayan. Nawala yung sakit ng ulo ko. Tapos yun, pinadala niya kami ng pancake para sa mga bata. Tapos, pinadala din niya kami ng bigas. Ayan, hindi ko alam kung ilang kilo yan. Mga 15 kilos ata yan. Or sobra pa. Ayan, kasi bumisita lang kami doon ni Mister. Ayan. Tapos may padala. Ayan. Tapos, nagpagupit din ako ng buhok. May ikli na to. Sobrang ikli na nito. Kaya lang, buwaghag siya ngayon kasi nga, nagtatali na ako ng buhok ko. Kasi nga, mabigat sa buhok. Mabigat sa ulo yung buhok ko. Tapos, ang lakas nga maglagas. Kaya, ayan, nagpa-layer ako kahapon. Ayan. Yun ang ganap ko. Hindi ako nag-video kahapon kasi nga, masama yung pakiramdam ko nang umalis kami. At ngayon lang ako nakapag-video gabi na. Ayan, maluluto na yung ating ulam. Wala pa naman si Mister. Nasa kapilya siya. Kami lang dito ni Ate Allison ngayon. Tapos si Sia nga nandun sa bahay ni Rhea. Ayan, luto na to. Wait. Ang init ah. Ayan. Luto na siya. Luto na yan. Madali lang naman maluto yung ganitong isda eh. Miss ko yung isda na to. Yeah, let's eat na tayo.